asawa ang mga pangako. You are intelligent? You have a heart? You must be left. Ang mga pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap. They will put it in the constitution and they will make pack ganyan. Mukhang exciting yung people's power sa akin lang. And siguro it's really our innate, what do you call that? Lack of trust sa ating institutions. Hindi natin nakikita na ibibigay sa atin ng korte or ng ng Congress na doon magsisimula ang ang change. Ngayon, mabuti ba yung wala tayong tiwala? Di siyempre, hindi. Pero, meron ba tayong basihan kung bakit tayo walang tiwala? May basihan tayo. Yun ang experience natin talaga. Na hindi mo talaga sila maaasahan. Nag-people power one. Nag-people power... Eh, di nung sinabi na nga na... Ayun, di ba si Enrile at saka si Ramos ay defect na at ano daw... baka maglulusob yung mga military na hindi nila kasama, lulusobin sila sa Aguinaldo, ang kakaroon ng bloodshed, ganyan-ganyan. Eh, ayaw naman natin ng bloodshed. So, I remember, sabi ko pa, saan po kayo galing? Sa Visayas po. Ano po kayo? Marines po kami. Ano pong ginagawa nyo dito? Hindi po namin alam. Pinadala lang po kami dito. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. O, binigyan pa namin sila ng sandwich, ng ganyan. Meron ako isang madin kasama. Bibindisyon na ba natin yan? Sabi niya. Yung, meron dala-dala siyang yung holy water. Ay, baka mamaya paputongan ka kasi akala nila kung ano na yung binibindisyon mo sa kanila. Ano yung, baka yan poison, no? Huwag mo nang gawin yun. Baka mamaya ikaw ay paputukan. Tapos, dumating yung isa kanilang parang captain. Nagbigay ba naman ng mga bala na yung parang sausage na ganyang kalaki, oh? Sabi namin, ay naku, lulusob na yata sila. So ang ginawa namin, talagang kami yung mga nagpunta sa tangke. Please, umuwi na po kayo doon sa Bonifacio, ganyan-ganyan. Huwag na po kayong tumuloy sa ganito, ganyan. That whole night, hindi kami natulog. Doon kami natutulog. And I remember my mother, who was about 89 years old, sabi ko, Ma, punta tayo kasi hindi mo na ito makikitang klaseng itong event na ito talagang once in a lifetime ito. Kaya kinuha ko pa yung mother ko, dinala ko doon sa EDSA na may nagigitarahan, may natutulog ko, pero nandun kami lahat sa EDSA from Cubao hanggang doon sa port, sa mga kampo, no? I remember nung gabi na yun, meron ng announcement. Primero, sabi pa ni Marcos, curfew, curfew. Tawa kami ng tawa. Nagka-curfew, curfew siya. Nandito kami lahat sa lalabas. Anong curfew niya? Ganon, ano? Pagkatapos nga, after some time na, yung sinabi na naaalis na nga daw si Marcos, tuwan-tuwa kami. And imagine yung Malacanang na hindi namin natutungtungan ng 20 years. Naku, you could imagine yung aming, yung aming feeling nung bumukas yung pinto at pumasok kami lahat na, ay, ito pala yung Malacanang na hindi natin nakikita-kita. Well, of course, you have to give credit naman where credit is due. Talagang si Cardinal Sin naman ay talagang tumawag ng mga church people na lumabas na kayo. Ang gusto kong i-emphasize ito, ha? Without the left, EDSA One will be impossible. Kahit na sila ay marginalized, kahit na hindi sila yung nagtawag, imposible yung EDSA One kung walang left. Kasi number one, sila man ang nagpopularize ng rally. Number two, kaming mga madre, lalabas ba kami kahit na kami tinawag ni Cardinal Sin? Kung wala kaming experience na talagang lumalabas at nagra-rally, hindi naman kami siguro lalabas at takot na takot kami. But because sanay na naman kaming sanay na magbalandra dyan sa kalye, kaya wala kaming atubili, dando na kami talaga lahat. Kahit na hindi pa kami tinatawag, nando na kami. So ibig ko sabihin, kahit na sabihin nilang wala yung left doon, eh excuse me, hindi naman mangyayari yun. Ang tingin ko, yung gumawa ng critical mass yun ay left. Imposible hindi left. Walang gumawa ng critical mass yun kundi left. Kaya yung tangential energy na ganyan, naging posible lang yan dahil sa
naka-create na ng critical mass, na na-conscientize na yung mga tao, talagang naidala na sila doon sa talagang tama na, sobra na, palitan na. Ganun nga naman ang ano slogan nun. Eh, sino bang gumawa ng slogan nun? Di mga left, di ba? Well, I must say this. Cory is a very good woman. And I don't think she is corrupt. I think she is an honorable woman, intelligent woman. But let us face it, she never really wanted to be president. Parang she was there in the right time. Ganon. At namatay nga yung kanyang asawa. So, hindi mo naman talaga ma-expect sa kanya na magkaroon siya ng comprehensive whatever political ganyan-ganyan. Kaya talagang disappointing kasi lahat ng hope nilagay mo dyan. They put so much hope in it. Kaya napakalaki naman ng disillusionment. So, yun ang irony noon. No, akala mo, nandiyan na tayo sa promised land, eh doon pa nang daming namatay ng mga ano, yung talagang lumaban para mapaalis si Marcos. At saka talagang hindi naman talaga nagkaroon ng real land reform. Wala talaga. Yung mga mayayaman, hindi naman talaga sila naapektuhan ng land reform. Nag-people power one, nag-people power two. At tungkol siya to give again the credit na saan siya nagkumpisal? Kay Cardinal Sina naman, di ba? So, ang ibig ko sabihin, kahit anong sabihin nyo, nandyan yung simbahan, no, na talagang nag-precipitate yan. At talaga naman yung confession ni Chavik, yan talaga ang nag-precipitate. Yan. So, nung nagkakaroon na ng ganyan na, alam mo, ang mga estudyante namin, alam mo, in a sense, nakakatawa to. Nagpapasalamat ako kay Erab na ganun siya kasi na-politicize na naman yung estudyante namin. Kasi in a sense, parang itong mga estudyante namin at the time of Erab, hindi na nila alam ang EDSA 1. Napakalayo na nila. So talagang complacent sila. Talagang wala silang political consciousness. Pero nung nagkaroon ng yung kaso ni Erab, aba, na-mobilize na naman ang estudyante. Nagpunta na naman doon sa hearing ng mga Senate, ganyan, ano? Lahat nga ng mga soap operas na wala ng mga audience, hindi ba? Wala na sila tayong pinapakinggan from 2 o'clock to 6 o'clock. Sa amin nga, sa same school, naglagay kami ng television sa harapan at anybody can sit down and look at it. At siyempre, starring kami doon kasi si Clarissa Ocampo, eh aming ano yun, estudyante. Eh, hindi ba siya yung nag-turn the tide kasi nobody can make a connection between itong si, ano nga pangalan niya, si Jose Velarde at saka si Erap. Pero itong si Clarissa, sinabi niya, I saw from 2 feet away na sinay na ng Presidente Joseph Estrada yung kanyang bank card na ang sinulat niya ay Jose Velarde. At lalo na nga kaming nabagabag nung ayaw nga nilang buksan yung second envelope. Sa totoo lang, I was supposed to leave for Switzerland ata yon. Noong mismong day na yon, di ba, nagpunta na rin tayo sa EDSA, ganyan-ganyan. Pero nandun pa ako sa EDSA, sinatawagan ako ng secretary ko, sister, mali-late ka sa plane mo. Teka muna, parang malapit na, kaya antayin mo muna. Tapos after 30 minutes, sister, mali-late ka na talaga. Teka muna, iniintay ko yung news na ito nag-resign na yung si Angel sa military. Aba, I cannot protect you anymore. Sabi ko, kung sinabi niya I will not protect you anymore, makakaalis na ako. Ibig sabihin nun talagang babagsak na tong gobyerno na to. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Well, doon sa first one kasi hindi lahat kami nasa isang lugar. Hindi ganoon, hindi kagaya doon sa EDSA 2, nanandong kami lahat sa EDSA Shrine. At saka ang karamihan dito ngayon sa EDSA 2 ay puro kabataan. Well, ang pareho siguro is middle class. Middle class pa rin yung dalawa. Karamihan ng middle class. Although in the first one, alam ko na nandoon yung mga sa Malacañang mismo. Nandoon ang mga grassroots. First of all, sa akin, talagang nasasayangan ako na dalawang beses tayong binigyan ng chance. And we blew it 2 times. Nakakainis, no? Pero ang tingin ko doon ay dahil sa yung mga naman tao na sasabihin mo mag-i-implement, ano ba naman ang pagkakaiba nila? Ano ba yung kanilang political agenda? Hindi ba sila kawing sa globalization, sa yung liberal
capitalist economy. Ayaw naman nilang i-give up. Eh, si GMA nga na siya yung nanalo, parang by default, siya ang naging kapalit ni ERAP. Eh, hindi ba siya yung nag-ano ng GATT? Siya ang nagpasay ng GATT. How can you expect a pagbabago? Since there is only a change of person rather than a change of actual political agenda. Sana lahat ng Pilipino may bahay at lupa ng kanilang sarili. Is that too much to ask? If 80% of our people will have their basic necessities fulfilled, yun ang aking dream. That's not too much. 80% ang hinihingi ko. Diba? Kasi sa akin, it's only then that you can have a democracy. You cannot have a democracy na walang material base. No, I'm talking like a Marxist, may material base. Pero totoo yun. Ibig ko sabihin, if the majority of people do not have their basic necessities fulfilled, even if you have democratic forms, there can never be a democratic process. Kaya ang ginawa natin, that's not a process, that's a form. Diba? Kasi ipagbibili at ipagbibili ng taong nagugutom yung kanyang boto. Ang lesson ko is never give up. Kahit na parang hopeless ka na, basta hindi mo pa na-attain yung dream. Hold on to that dream. Kasi ang tingin ko, mas mabuti na nagdi-dream ka na hindi pa na-attain kasi mag-capitulate ka to what you don't like. Whatever you say about it, I'm still happy na I was able to experience such brief shining moments in our history kaysa hindi mo man na-experience itong ganito na yung bang para bang pag ang buong tao pala ay nag-unite at saka meron kayong one purpose ay magagawa nyo eh. Yun ang maganda doon. Yun ang parang na-feel mo doon na pag tayo magsama-sama tayo at yung gusto natin ipapailan natin, mangyayari. Yun ang euphoria. Matanda na ako pero mag-struggle pa ako hanggang. Kahit nag-get sa 3, kahit mag-get sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo. Hanggat hindi tayo natututo.